Okay, guys. Short video ulit tayo ano. About dito sa mga reset, high low, tsaka RPM set, interval ng ating panel gauge ng reader. So, basic lang naman 'to mga idol kung tutusin. Yung una, dun sa sinasabi nilang trip A tsaka trip B. So, sa trip A or trip B, kung paano i-reset yan mga idol, unang-una, so dito tayo mag-start sa odometer. Yung pinaka-odo niya, ayan, yung 8K. Pipress lang natin itong select. Lalabas niya yung trip A, isa pa, trip B. Ayan. Then, nasa trip A na tayo, i-hold lang natin itong adjust button ng ilang segundo. Yun, hanggang sa mawala na siya, no? Diba? So, wala na. Then, sa trip B, ganun din. I-hold lang natin yan para ma-reset siya to 0-0. Then, after nyan, doon naman tayo sa clock. Sa clock, mga idol, i-hold lang natin itong select tsaka adjust ng sabay hanggang mag-blink itong si clock. Yun, so, nag-blink na, no? Pagka tinap natin ito, i-click natin itong select, yun dito sa gawing left side ang mababago. Okay? Then, sa kabilang side naman, sa kanan naman, yung kanya namang minutes. Pag hinold natin yan, magdedire-diretso yan. Yan, kung makikita nyo. So, set natin siya ng 7:20 AM. Or 7:20, wala naman kasing AM, PM dito eh. Then, after nating ma-set yan, i-hold lang uli natin tong select tsaka adjust para mag-exit na siya sa pagseset. Then, sa RPM gauge naman. Okay. Dito naman sa RPM, kung makikita nyo, meron tayong tinatawag na meron tayong low, meron tayong high, tsaka meron tayong custom. So, yung low, pag umabot ka na ng 4,000 RPM, di kasi tayo pwede magpa-under ng engine dahil baby eh. Okay? Sa low, set natin siya ng low gamit yung adjust button na to. Ayan. So sa low, pag sa low mga idol, once na yung ating RPM or yung tachometer natin na-reach niya na yung 4,000 or 4,500, mag-i-start na itong mag-blink. Then sa high naman, around 9,000 or 9,500, lalabas na yung ating RPM indicator. Actually mga idol, hindi naman nakakabilis yung ating RPM indicator na yan eh. Nagre-remind lang siya na kailangan na natin mag-shift. Okay? So kung paano naman tayo, kung halimbawa ayaw natin ng 4,000 RPM, ayaw natin ng 9,000 RPM, gusto natin mga around 6, 7 or 8,000 RPM lang, iilaw na yung ating RPM indicator. So mga idol, di ba wala? Nakita niya wala. Press lang natin adjust, lalabas yung low, press ulit natin yung adjust, lalabas yung high. Press natin ng isa, lalabas dun sa customize your own indicator. Then after nyan, pag lumabas yung ganyan, yung parang kidlat na yan, hold lang natin itong si select. Yun. So kung makita nyo, nag-flash na to or lumiwanag na itong si RPM indicator. Ngayon, pag tinap natin yung adjust, yun, kung makikita nyo, magbi-blink siya. Pag tinap uli natin, mag-i-steady siya ng white. Ang purpose niyan mga idol, once na ma-reach niya na yung RPM, kung saan siya nakaset na RPM, imbis na blink, magpipermiss lang siya ng white. Pero kung gusto naman natin na nagbi-blink siya, tap uli natin yung adjust. Mas gusto ko yung steady lang. Then, so na-set na natin yan ng ganyan, tatap uli natin tong select. Okay. Yan. So dito mga idol, nasa 8,000 RPM na yung ating indicator. So kung gusto natin i-adjust yan, tap lang natin yung adjust hanggang masagad natin, hanggang 11,500. Then pag nasa 11,500 na siya at nagtap pa rin tayo ng adjust, babalik yan sa 3K. So ako mas trip ko yung 8,000 RPM. Yan. Then, pagka na-set ko na yan ang 8,000 RPM, tatap ko lang yung select. Press sa select, okay na yan. Then, ano pa ba? Sa oil interval naman tayo. Sa oil interval, mga idol. Halimbawa,
kunwari nandiyan dyan tayo sa may kilometers na sa Odo, i-hold lang natin itong si adjust hanggang lumabas yung interval tsaka oil change, and then blink 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 yan, tapos lalabas yung 1000 kilometers. Bali 1000 kilometers na yan, ang nire-represent niyan yung pag naabot na natin yung 1000 kilometers, lalabas na yung oil change indicator. So kung gusto natin bago-baguhin yan, mga idol, pagka pinrest natin tong kanan si adjust, matatagdagan ng 500 yan up to 4000. Ayan. Then pag naman pinrest natin itong si select, magbabawas naman ng 500 yan hanggang 1K. So, yun, may 500 pala. So, ako, mas trip ko yung 1,000 kilometers bago lumabas tong si oil change. Pero kayo, kung ano trip nyo, iba, 3,000. Okay? Ayan. After nating maset yan, mga Lodi, hold lang natin uli itong adjust tsaka select para mawala. O, diba? Gets na. Dali lang, diba, mga idol? Okay, bago nga pala magkalimutan, mga idol, yung pagre-reset ng interval kapag lumabas na itong ating oil change indicator. So, papatayin lang natin yung susi, and then i-hold natin yung select. Select. Pag hold natin ang select, bubuksan natin susian. So, hold select, tapos on ignition switch. Then, magpa-flash yung oil change. And then, after a few seconds, mawawala na siya. So, ganun lang kadali, mga idol. Off lang natin siya, and then bago natin i-on ulit yung ating susian, make sure na naka-hold tayo sa select button, and then yun, magpa-flash yung oil change, and then mawawala na yan. Yun. So ganun lang kadali, mga idol, na. Thank you sa panonood. Subscribe na lang. Thank you. Bye-bye.